Ay mga kasmores, ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasbord Pinay. Itong papakita ko sa inyo ngayong araw ay saglit lang naman ito kasi mga collection ko ng araw na yon ng pagpunta ko o pagpunta namin sa Batha. So, ito ay magbibigay lang ako ng ideas kung ano bang dapat mong expect kung ikaw ay pupunta sa isang public place during the Ramadan period. So, tutok na po mga kasmores at subscribe! Hi mga kasmorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong smorgasbord Pinay. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-hit ng bell notification for more of my future videos. Tara, nood na tayo! And makikita niyo po dito nung pagpunta namin sa Batha during the Ramadan time. Dito na kami sa Batha. Ayan, bihira ko pumunta dito. Sinong kasama ko ngayon ay Sabado de Gloria, pero walang ganito dito. Kasama ko si Alona at saka si Kasia. Buti hindi masyadong mainit ito kami, hindi ko man kabisado to. Dati kabisado ko to, pero ngayon marami nang binago eh. Ayan, hindi pa, kaalis lang namin, kararating lang namin. Bawal kumain kasi ano ngayon, Ramadan. Ayan, ito muna tayo. Ayan o, kapulin ito, ayun yung dalawang kasama ko. Kaway-kaway, wala kayong hilig. Kaway-kaway, makikita kayo sa ano yan, charang. Ayan, bench. Ayan, Bilacho. Ayan, Giordano. Ayan. Huwag na dahil. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Sa tayo pupunta? Ano gagawin natin dyan? Wala. Tingin. Hagoy. Wala naman tayong pam... Ano? Ano pa ibilin mo? Mamaya samahan ka namin. Hindi pa tayo makakain kasi bawal. Ibilin mo ka daya. Ayan. Telemani. Complete dito. Parang Divisoria. Headset muna, tapos bilhan natin sila ng ano, mga pangangailangan nila. Ayan. Ayan, Bilacho 3. Ayan, bihira ko pumunta dito eh, kaya mag ano, para ka lang nasa Divisoria. Maganda pumunta pala ngayon dito, walang masyadong tao. Ayan, mga ano, computeran, gadget, anong multo. Telecommunication. Ayan. Pasok kami. Pasok ka ba yan? Ayan, umakit na naman kami sa may area ng Talimani. Ayan. Ayun. Dito live. Dito live. Alam mo. Shout out sa mga shout. Ayan, ang sexy oh. Ayun. Ewan ko saan lugar to. Tama lang ako ng tama. Ano yan mga? Mga pa yan. Parang Divisoria. Ayan o. Ano siguro? Mga ano, damit. Di ba maganda ng bahay? Mga abaya. Mga klase. Ang katos. Mga klase ng abaya. Meron mga mura rin o. Yan, kung gusto niyong bumili. Ayan, mga alahasan. Ayan. Ayan, alahas. Ayan. Ayan ang mga iba't ibang alahas. Ayan, tawag ito na Universal Market. Kaluma. Hala ko, Bilacho na ano. Bilacho as in Bilacho. Pangalan lang pala. Parang din. Oo, hindi ganito kasi yung Bilacho na nakikita ko. Yung sa mga ano, katulad ng yung iconic na Bilacho. Yan, dito kami sa Bilacho, pero hindi mukhang Bilacho. Ayan. Bilacho daw.
Pero parang mall lang na ordinary. Tapos mga nagtitenant, mga ano lang, mga ordinary lang yung mga nakatinda. Ayan. Akala ko may mga shop na katulad ng mga may pangalan. Ang araw po pala sa inyo mga ka-smarks, nagbabalik na naman po tayo. Doon po sa mga baguhan, pwede niyo po akong isubscribe kung gusto niyo ng ganitong platforma or content tungkol po sa mga OFW life or OFW tutorials, YouTube tutorials, cooking vlogs, mga discarding OFWs, anything about OFWs, particularly dito sa Middle East and Saudi Arabia, ay pwede niyo pong tutukan at isubscribe ang aking channel para magkaroon po kayo ng dagdag kaalaman at konting insights about sa ganitong topic. So, balik na po tayo. So, ano ba yung aking gustong i-discuss ngayong araw na to? Ito po ay paano yung gagawin nyo kung kayo ay pupunta sa public places? Ano yung ini-expect nyo, lalo na kung kayo ay nasa Riyadh dahil Ramadan time po. So, unang-una, syempre bawal po kasing kumain. Pag sa outside po, bawal po yung pwede po kayong ma-deport. Bawal po yun. Pero kung hindi naman kayo Muslim, ina-allowed naman po ng amo na kumain, pero wag lang po kayong magpapakita sa kanila kasi nakakaawa naman na syempre walang mga kain. Saka bawal po kasi talaga yun. Ingatan po talaga natin na kumain in public. So wala pong bukas na mga restaurants, except po ay yung mga katulad ng supermarket, yung mga food court, wala rin po yan. Bukas lang ng time na yun ay mga stalls, dress shops, lahat ng klase ng stalls, bukas po. Although, hindi lahat ng area ay bukas. Pagka umaga or tanghali, hapon, ganyan. Kasi mostly ay mga nagpa-fasting. So, ina-advise ko na kung talagang hindi kayo maiiwasan na kayo ay pupunta sa ganung oras, ay ito yung dapat i-expect nyo. Pero mas maganda po kung kayo ay pupunta talaga after ng tarawih. Yun yung dasal pagkatapos po ng Asia prayer. Kasi lima po yung dasal. Yun yung between 8 to 9 p.m. parang ganun po. Kasi hindi po pare-pareho ang oras from Riyadh saka sa Jeddah pag nagdadasal po or Makkah. Hindi po pare-pareho sila. So between that time po, natatapos po sila ng 9:30 to hanggang minsan 10 pa. So pwede naman po kasing lumabas kapag ka gabi hanggang madaling araw kapag ka Ramadan time. So although di ba bawal nga uminom, pero naglagay rin po ako ng tawag nito, tubig. Kung halimbawang, ang gagawin ko kasi, syempre, sobrang init. Kung hindi ako makakainom at least makakapaghilamos ako o malalagyan ko yung bato ko ng tubig. Diba? At least in public, pwede mong gawin. Basta huwag ka lang iinom, huwag ka lang kakain. Kasi nga, diba, iniiwasan natin na magkaroon ng heat stroke. At saka, kung hindi maiwasan na hindi kayo na kayo ay lalabas, magdala kayo ng pamaypay, ng handkerchief or pamunas sa mukha nyo, towel, mini towel, or tissue, payong, yon. Marami na po gumagamit ng payong dito, yung iba pinagtatawanan yung mga Pilipino, pero sa sobrang init, diba, kailangan mo rin proteksyonan yung sarili mo, and bago ka umalis, syempre, sa loob ng bahay, mag-hydrate ka na ng katawan mo, sabihin, mag-rehydrate ka na, patago lang, kasi nga, paglabas, bawal lang iminom. Tsugi ka na sa trabaho mo, uwi ka pa sa Pilipinas. So, bawal na bawal po yun na dito sa Saudi Arabia. At saka mga Middle East, pagkantok, respeto lang po sa kultura. Pero, kung talagang hindi maiwasan na kayo iinom ng gamot, at meron kayong sakit, ina-allowed naman po nila. At saka yung ganun, na mahi-heatstroke ka na, kaya nga sabi ko, magdala lang ng tubig in case, at least maipupunas mo sa mukha mo, kapag hilamos ka sa batok mo, kung hindi man ka makainom. Kasi nga, iiwasan natin na magkaroon ng health issue yung mga lalabas pa ganitong oras. So, hindi po ako advisable na lumabas ng ganun. So, super init po. Yan. Wala pong winter time kapag ka-Ramadan. Bihirang-bihira po. So, hindi ako advisable na ganun. Unless necessary. So, yun lang mga ka-smorks. Sana po ay naibigan nyo yung aking pagbablog na ito. At sa susunod po, sana kita-kits ulit po tayo sa susunod kong mga vlogs. And hopefully nakapagbigay po ako ng idea at dagdag kaalaman dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat po mga ka-smorks. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat. Yun lang. God bless everyone. Mwah, mwah, mwah. See you on my next vlog. Bye-bye.